misteryosong isla. May mga sinaunang tao na ilang libong taon nang walang koneksyon sa labas ng kanilang isla. Sino kaya sila at talagang ikakagulat mo ang isla na ito kapag nalaman mo? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang isla na hindi mapuntahan ng kahit sino mang tao na matatagpuan sa bahagi ng India na sinasabing may tribong nakatira na walang bahid ng mga taong nasa labas at sinauna pa din ang kanilang pamumuhay. Kaya halika, huli mo akong samaan, muling maglayag patungong karagatan at diskubrin ang isla ng North Sentinel. Kaya, simulan na natin. North Sentinel Island o isla ng North Sentinel, may mga nakatirang mga sinaunang tao na walang bahid ng mga taong nasa labas na tinatawag na Sentineles. Itinuturing sila na pinakahuling grupo ng mga tao na walang bahid ng mga taong labas. Kaya noong 1956, ang gobyerno ng India ay nagdeklara na hayaan na lamang ang isla ng North Sentinel at pinapaiwasan din ang pagpunta ng kahit sino mang tao sa isla. Kaya naman, hindi matukoy ang bilang ng mga tao na nasa isla na ito. Kaya sinasabing nasa 200 na tao ang nakatira dito. Ang mga tao na nandito ay merong maitim na balat at masasabing mas maliit sa mga taong nasa labas na nasa 5 feet at 3 inches ang estimated na taas. May tuturing din sila na hunter-gatherers, kaya gumagamit sila ng sibat at palaso sa pagkuha ng kanilang pagkain, mapalupa man o mapatubig, at namimitas ng mga bunga ng halaman at puno para makakain, na parang sa pamumuhay din ng mga sinaunang tao. Nitong nakaraan, January 27, 2006, ang dalawang mangingisdang Indiano ang napadpad sa isla ng North Sentinel para manguhan ng mga alimango. Pero ang pagpunta nila doon ay ipinagbabawal na noon, kaya masasabi na sumuway sila sa batas. Kaya naman, sumapit na ang ilang oras at umabot na ng kinagabihan. Sinubukan silang tawagan ng kanilang mga kasamahan, pero walang sagot. Matapos nito, nakita ang kanilang mga walang buhay na katawan malapit sa isla ng Sentinel, na kung saan ito ay inatake ng mga mandirigma ng Sentinel na sinasabing tinapos ang buhay ng mga mangingisda gamit ang palakol. Ayon pa sa isang report, ang mga katawan ay inilagay at nakatusok sa isang kawayan sa tabing dagat. Tatlong araw matapos nito, ang mga Indian Coast Guard at ang kanilang helicopter ay agad na umalis para tignan ang isla ng North Sentinel. At sa kanilang pagpunta doon, ay nakumpirma nga at nakita ang katawan ng mangingisda. Nang kanila itong makita, sinubukan nila itong kunin, pero pinagbabato sila ng mga taong Sentinel na mga sibat at palaso. Kaya naman, bumalik na lamang sila at nilisan na lamang ang isla at hindi na natuloy ang misyon. Hindi na rin nakuha ang mga katawan. Noon namang Nobyembre 2018, ang isang misyonero naman na taga-US na si John Allen Chow, 26 years old, ay sinubukang puntahan ang isla ng North Sentinel. Dalayin sa kanya, gusto niyang manirahan kasama sila at umaasang maaakay ang mga tao sa kanyang paniniwala. Sa kanyang balak, wala din siyang permiso bago pumunta sa isla. Kaya pumunta siya doon kasama ang mga lokal na mangingisda na kanyang kinausap na ihatid siya sa isla ng mga Sentineles. Sinubukan siyang pigilan ng mga ito pero hindi nagpapigil si John Chow. Kaya naman, inihatid siya ng mga mangingisda sa isla ng mga Sentineles. Pagdating nila malapit sa isla ng mga Sentineles, bumaba mula sa bangka si John at pumuntang isla ng mga Sentineles dala ang mga regalo. Pero hindi naging maganda ang trato sa kanya ng mga ito. Kaya naman, umuwi na lang siya at nagbabalak na babalik na lang siya sa ibang araw. Noong mga sumunod na pagpunta niya, napansin ni John na nagbago ang trato sa kanya ng mga taong Sentineles na may muka ng pagkamangha. Kinantahan niya pa ang mga ito at kinausap ng lingwaheng Xhosa. Ang Xhosa ay ang salita na ginagamit sa Zimbabwe, South Africa. Kaya biglang natahimik ang mga Sentineles nang gamitin ni John Chow ang lingwahe na ito. Pero noong November 17, 2018, muling bumalik si John Chow sa isla ng mga Sentineles. Pagkadating malapit sa isla,
Nagsabi si John sa mga maingisda na naghatid sa kanya na bumalik na sila nang hindi siya kasama at iwan na siya sa isla ng North Sentinel. Mga ilang araw ang nakalipas, nakita ng mga maingisda na hinihila ng mga taong sentineles ang katawan ni John Chow. At matapos ito, nung sumunod na araw nakita naman nila ang katawan ni John Chow sa tabing dagat. Dahil sa pangyayaring ito, inaresto ng mga pulis ang 7 maingisda na naghatid kay John Chow papunta sa isla na pinagbabawalang puntahan. Pero bago na mga pangyayaring ito, taong 1880s, ang mga mananakop na Briton sa pamamagitan ni MV Portman ay nagpunta sa isla ng North Sentinel at kanilang kinuha ang 6 na taong sentineles. Mga ilang araw, ang 2 sentineles na kanilang kinuha ay binawian ng buhay na maaaring dahil mahina ang kanilang resistensya at madaling mahawaan ng mga taong nasa labas. Ikaw, kung bibigyan ka ng 1,000,000 para pumunta sa isla na ito, anong paraan ang gagawin mo? Comment pa sa baba ng video na ito yung masasabi mo at opinion mo dyan sa comment section para malaman namin. By the way guys, make sure na panoorin mo ang video ko na 5 lugar na hindi mo dapat puntahan na talagang mag-e-enjoy ka. Narito ang preview. Kaya make sure na check mo din ang isa sa mga video ko na ito na sigurado kong mag-e-enjoy ka. At click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento at kwentong misteryo. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!